Dahil lahat ngayon, almost 90% transaction, 80% nasa online and nagbabayad yan online. Para it's time na makikita yung mga outside. Pacific Day delivers, this is local, shall be added ang view. Ang ipin mo yung mga Pilipinan. So second is to be to my life. Para maging writers. Start your journey on how to become rich. Thank you very much. Let's go, let's go. So, magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yung Doc Didi Sunga. And sa lahat mga gusto magpa-code sa atin, online muna tayo. And business consultation, if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Didi Sunga. Alright, so, franchise business. So, ano ba yung mga pwede natin i-franchise ngayon? So, madalang ako mag-vlog ng franchise. Yan. So, napakadalang lang nito. Pero ngayon kasi nakita ko na meron tayong mga pwedeng pagpilian, okay? Na franchise, lalo sa mga OFW natin na naghahanap ng mga pwede nating franchise, okay? And ngayon, panahon natin ngayon ng nasa crisis pa rin tayo. So ano ba yung mga pwede natin? Itong mga babanggitin ko, pwede na ngayon or siguro mga next month. Actually, pwede lang ito ngayon eh. Kaya nga, very timely na masimula na natin. Okay, kung nagko-copy tayo. First natin, na-observahan ni Doc, okay? Winner po ako ngayon eh. Alright, pasensya na. May mga transaction kasi eh, na nagaganap. Okay, so pwede natin, okay, franchise natin una. Nakita ko ito ah. Remittance Center. Ito ay sobrang kumita ang mga remittance center ngayon. Like, nakita ko yung katapat nung business namin, Doc Gigi's Clothing Trading, yung Express Pay. Yan. So, ito po ay mga, hindi sila nakipag-usap sa akin para i-advertise to, ha. Hindi po. Observation lang. So, pwede tayo mag-franchise remittance centers like Express Pay, Cebuana, M. Louvillier, so, Bayad Center, yan. So, kasi meron tayong mga nakausap din na nag-franchise nito. Pero wala tayong personal communication. But in any way, so you can choose. Pwede ka mamili. Marami tayong pagpipilian sa mga remittance center. Okay? So, anong gagawin natin ngayon, Doc? Anong pwede nating gawin? Okay? So, alam mo, ang remittance kasi, bakit ko siya nire-recommend? Una-una, lahat ngayon, ang dami nagpapadala, di ba? Lahat, sabi ko nga, ang pera ngayon, isa sa kinaroroonan ng pera ngayon ay yung online. So, padala dito, padala doon. So, lahat transaksyon. At yung mga remittance center, nag-evolve na rin yung mga services na binibigay nila. Like, pwede na magbayad ng mga bills dyan. Bukod sa padala from other countries or dito lang sa Pilipinas. So, yan, sa remittance. Then, second, pagbabayad ng mga bills. Okay? And third, yung mga bumibili online, di ba? Like kami, yung clothing trading natin. So, doon na lang din. I mean, bayad tayo. So, through, diyan na natin kinukuha sa Express Pay actually kami. Doon na rin ako nagbabayad ng mga iba nating mga obligations. Like, madami. So, parang nga sabi ko, pag nakita ko sa Express Pay, parang siya na nandun na lahat eh. Yung kailangan ko na mga sending of money, receiving money. So, pwede nyo po siyang explore. Okay? Dahil lahat ngayon, almost 90% transaction, 80% nasa online and nagbabayad yan online. So, kinukuha nila sa mga remittance center. Okay? Bahala na po kayo kung ano yung pagpipilian nyo. Okay? So, second po ay delivery and courier services. Okay? So, ito naman na actually yung sister ko gusto yung magsimula nito. JNT. So, yung mga nagdi-deliver sa atin like LBC, okay, JNT, and marami pa. So, hindi ko alam kung yung iba nagpapa-franchise sila, pero may nakausap pa siyang sister ko, nag-franchise ng JNT. So, parang gusto rin namin siya subukan. Kasi ngayon, di ba, so, padala dito. So, pagkayaring magbayad ang transaction kasi, babayad sila. Like, say, for example, si Buwana, kunin sa Express Pay, ang bayad, tapos ipapadala mo na yung goods, di ba? So, kailangan mo na mga ng delivery. O, ganun lang naging sistema natin ngayon eh. Ba't tayo nakatanggap ng mga maraming bagay? Like ako, most of my, yung iba natin transactions ay nagaganap lang dyan. So, you can have your, pwede ka nang mamili. Okay? So, yung JNT, mga ganun, 150K to, depende po, makipag-usap na lang kayo. Basta hanap na lang kayo sa kanilang mga website. At sa atin naman, mga options lang. Okay? Na mga ideas. Okay? And third, ito, pwede natin gawin ay water refilling station.
Okay, so ang nakita ko po kanina, nag-search ako ay ano to, Aquabest, yan. So, muli, hindi naman sila nagpapa-endorse sa atin, pero naganap kasi ako ng ano bang water refilling station na nagpapa, ang open for franchise. Aquabest, so, ang water refilling station po kasi yan, so, siyempre, kailangan natin yan, hindi siya nawala. Kahit nagkaroon tayo ng crisis, deliver pa rin, deliver, kailangan natin. Pero siya, basic commodity na rin, na lahat tayo nasanay na na umiinom yan, di kaya nung araw, di ba, bomba lang, poso lang, di, yan, di, ngayon, ginagano lang eh, di ba, so, pero ngayon, yan na, meron na tayo, refill na, okay? Next, number 4 is convenience store. Yeah, kasi ano na rin yan eh. So, ayan din isa sa mga pinuntahan natin ngayong pandemic, di ba? Punta tayo ng 7-Eleven, di ba? Pero medyo malaki nga lang ang franchising fee niya. Pero may mga naglilitawan naman ng mga bagong convenience store. Eh. So, pwede natin siyang ano, pwede tayong makipag-communicate, di ba? So, dahil sa Bulacan, meron akong, nalimutan ko lang pangalan eh, pero from Pampanga, Bulacan. Yun yung mga nakita ko instead of 7-Eleven. Okay. Alright, so next is number 5. Yan. So, bakery. Ang bakery naman, ito ay yung Enteng Cheese Desalian. Enteng Cheese Desalian. Open your for franchise. So, I don't know kung may iba pa nag-company na open for franchise for bakery. Pero, isa pa din yan sa basic needs natin na binibili natin. So, okay din yan if you want to franchise. Okay? Bakery. Okay yan tayo. Okay? And, okay, number 6 is, syempre, yung pharmacy natin. Ang dami ngayon, di ba? Hindi man nalugi ang pharmacy. Sila talaga yung umangat ngayon eh. Umangat yung level ng ano eh. Umangat yung level ng business nila. So, pwede tayong mag-franchise. Ang dami naman. Ngayon, pag nagpunta ka sa mga plaza, makikita mo sunod-sunod na yan. Okay? So, bahala ka na mamili. Basta binibilang ka idea, pero pharmacy. Okay? And number 7, of course, yung aming ano ha, Dr. Spin Laundry with ang partner natin, Ma'am Joyce Yo. Yan. So, alam mo, matagal pinag-isipan ni Ma'am Joyce talaga kung pa-franchise siya. So, finally, she made a decision, silang mag-asawa, and naipa-franchise na yung Dr. Spin at kapartner niya tayo dito. Okay? So, laundry po yan. So, bagamat nag-stop ang operation ng mga laundry, pero ngayon, open na sila. And pwede na tayong ano, mag-avail, di ba? So, pwede na tayong kumanta. Kontakin nyo na kami. yung mga, di ba, tingnan nyo yung YouTube channel ni Ma'am Joyce. She's talking more about on laundry business. Okay? Para makita nyo yung operation ng laundry business niya. Successful po ang kanyang laundry, kaya meron, kumbaga, may case siyang ipa-franchise kasi naging matagumpay na manage siya ng maayos. Okay? Alright, so, ito, bakit ba ako magpo-franchise? Ayan, so, alam nyo, ang isa sa mga advantage ng franchise, though medyo mataas nga lang ang fee niyan, you're paying for the system. Yung paano yung strategy, mula doon sa location, pagpili ng location, they will be assisting you, gamit, and all that. And training, napakalaga ng training, and avoiding the mistakes na masyado expensive. Alam nyo, pag meron kang negosyo, then you are committing mistakes, napakagastos po niyan. Pero pag nag-franchise ka, nalilesen na yung chances of magkakamali ka. Kasi na-experiment na nila yan eh. Na-ayos na nila. Na-test na kung ano yung effective. Okay? So, yun yung kagandaan ng franchise. Alright? Yung errors, nami-minimize na po yan. Okay? So, depende na lang. So, Doc, paano pala? Paano ka makapag-desisyon na magpa-franchise ka? Okay? So, unahin mo yung available na funds mo. Of course, siyempre, halimbawa, gusto mo to. Eh, ano naman, Doc, hindi kaya. So, mamili ka na kung ano yung kaya ng budget mo for your business. And second, syempre, dalawa yan. Budget and your needs ng community. Dapat magtugma yan. Pwede kasing, ayan nga yung needs, pero hindi mo siya kaya, di ba? Or kaya mo siya, pero hindi siya needs. So, dapat meron kang dalawang bagay na aralin. So, muli, mag-pray ka sa isang, sa room mo. Pag-pray mo, Lord, gusto kong mag-negosyo, gusto kong mag-franchise, para di na ako mahirapan. So, alin dyan. Then, try to consider your budget. Pag-usapan mo ng family mo. O ikaw kung mag-isa ka. Okay? And if you need consultant for that, if you need someone who will coach you, guide you, so pwede mo rin po ako i-message. Okay? Alright, ayan ang mga pwede mong i-franchise. Na, ayan, ulitin ko, napakadalang ko lang mag-vlog about that. Pero if you, ano, nakita ko rin kasi na feasible po siya. Okay? And, by the way, bago tayo mag-end, if you want to enroll sa I'm Business Rockstar Circle, 1 month po yan. So, pwede, I'll be sending you videos.
5-minute video para sa inyong motivation everyday, okay? Alright, so please share this video sa mga kaibigan natin, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot muna dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go!